Hi guys, this is me, your sis, Sid. So, dito ako ngayon naglalakad pauwi sa bahay namin. So, namili ako ng mga fruits. Ayan. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nabili ko. At the same time, bumili din ako ng mga pang-almusal ko. Kasi ako lang naman sa bahay ngayon. So, bumili na lang ako. At nagpapalit din ako ng battery ng mga relo namin. Kasi mga dalawang perasong relo kasi walang battery, naubos na sa taguan. Hi guys, so ito na yung mga prutas na nabili ko. So ayan, hello, ayan. So isa-isa natin, ito natin siya alay. So, una, pumili ako ng 1/4 lang kasi yan, may iba kakain ako. 1/4 na lanchones. Lanchones. Next, bumili ako ng isang perasong orange lang para kay Jake. Kasi hindi naman masyado si Jake mahilig dito. Kailangan pagkakain siya ng orange, i-squeeze ko pa. So, isa lang binili ko. Yan, kasi medyo may mga sipon kami ngayon, tsaka ubo. So, yun. Isang orange, tapos bumili din ako nito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Para siyang lansonis na malalaki. So, dalawang peraso lang para sa sipon. Yan. Tapos, bumili din ako ng rambutan. O, kalahati lang. Kalahating kilo lang. Kasi, pag tinanggal mo naman ang balat dito, 1/4 na. Kaya, kalahati yung bumili ko. So, tanong natin siya dito. Ayan. Ayan, may mga langgam pa. Ibig sabihin, matamis to kasi malanggam. So, kung mapapansin nyo, guys, medyo rosy cheeks ako. So, galing ako sa initan sa labas kanina. Kasi nga, galing ako sa school ng anak ko. So, kung mapapansin nyo, yung rosy cheeks ko na yan ay natural. Yan yung natural effect ng rejuve. Oh, kung mapapansin nyo, para siyang ayan o, rosy cheeks siya tingnan. Kasi nga, nainitan ako ng araw. So, yun yung magandang effect ng rejuve. Kasi, yung iba kasing mga ginagamit na rejuve, kapag nagre-rejuve ka, yung parang, alam mo yung parang nag-astringent na yung mukha, eh yung namumulang as in parang litso na nainitan, ganun. So, sa rejuve, kung mapapansin nyo, very natural yung look. At saka yung pa-rosy cheeks niya is natural din. So, kaya, yun ang kagandahan. Kaya, kahit na sa umaga, mag-sunblock ka lang, kahit mainitan ka, okay lang. Kasi yung iba, pag gumamit ng mga astringent, nakakaroon ng ano, mga peka sa mukha. Tapos, bumili din pala ako ng ubas para kay Jake. Yan, ubas. Dabaunin niya to later. Ganun ko to sa school later. Para ito yung pang-dessert niya. So, yan. Bubukod ko siya ng lalagyan kasi yan. Uugasan ko pa to. Ayan. Then, bagong taon na. Ayan, so, pag nandito si daddy namin, si Daddy John John, yung mesa namin lagi hindi pwede mawawala ng prutas kasi mahilig din siya sa prutas. So, ako lately, nakakapag-prutas ako ngayon lagi kasi laging may sipon tsaka ubo. So, ayan. Ang ating fruit haul. Ayan. So, kanina bumili din ako ng pang-almusal ko. Kasi nga, pag mag-isa ka lang kasi sa bahay, so, lagay na natin siya dito. Pag mag-isa ka lang kasi sa bahay, tatama rin ka na talaga magluto. So, ayan.
So, bumili ako ng lumpiang gulay. Bali, ito na yung pinaka-brunch ko na to. Kasi nga, anong oras na? 9 o'clock na. So, yan. Ito na kamay ko na. Ako rin naman kakain ito. So, yan. Tapos, nakakita ko ng tuyo. Parang asap-sap ng tuyo nila. Yan. Bumili ako 3 pirasong tuyo. 10 piso lang. 3-10. Prito na. Hindi ka na magpiprito. So, yan. Ta-da! Ayan, 3 pirasong tuyo. Ta-da! Ayan, tapos, humili din ako ng kani. Ay, kani. Hindi pala kani. Hindi ako ng pansit. Pansit. So, pag ako lang kasi mag-isa, hindi na ako nagluluto. Ako na lang, bumibili na lang ako sa labas. Hindi mo kasi ako masela na tao. Pwede ako kahit sa karikarinderya na. Tayo sa pang mga pangmasa. Tapos ito may suka siya kasama yung lumpia. Ang gagawin ko, kung ito na rin yung magiging sausawan ko ng ano, sausawan ko ng tuyo. So, yan. Kain na ako. Hindi na ako magkakani. Ito na yun. Pansit tsaka lumpia at tuyo. Sarap yung pansit nila sa bayan. Malapit sa paradahan. Sarap. Masarap yung pansit nila, malasa. Ito yung sa paradahan sa bayan ng Naik. May paradahan doon ng tricycle sa may gilid doon. Meron mga parang karinderya. So, itong pansit, tuyo, at saka itong lumpia na nabili ko, 50 pesos lang, pero busog na ako dito. Ang dami ng pansit. Hindi ko ito mauubos kasi may lumpia pa ako eh. Yung so, ito yung relong pinabanta ko ng battery kanina. Malang battery dito 250. Tapos doon sa G-Shock 300. Battery lang 550 na. Mahal. Kung alam ko lang, hindi ko muna pinalagyan. Maalat yung tuyo. Kailangan isama sa pansit. Sarap. Sama natin sa pansit yung tuyo. Para hindi masyadong maalat. Magsisilbing kanin. Hindi na siya masyadong maalat kapag nakahalo siya sa pansit. Sigurado magtataka kayo. Ano ba yung lasa nung pansit? Nakalagay sa tuyo? Weird. Try nyo para malaman nyo. Pero ang sarap. Yan ang maalat. Masarap sana sa tuyo yung hindi masyadong maalat. Maglalabas sana ako. Kaso baka pag nagsalang ako nung labahin, hindi ako makabalik on time sa school. Katatry ko mamaya sa hapon pag uwi namin galing school. If makakapag-laba ako, pag sinipag ako. So, ayan. Tikman natin yung sausaw natin siya sa suka. Tikman natin kung masarap. Sa unang kagat, balat lahat. Parang ang dami yung ano.
Ang daming wrapper. Parang tatlong roll yung wrapper na yung nilagay dito. Maunti yung laman niya sa loob. Pero puro balat, puro wrapper. Pero okay naman yung lasa, kaya lang. Parang hindi siya lumpiang gulay, lumpiang wrapper. Wala halos makita ng bala, laman. Sa unang kagat, wrapper lahat. Sa pangalawang kagat, lamang pa rin ng wrapper. Parang ano nga to? Lumpiang wrapper. Iyak ko nito, isa lang. Sa kapatid ko na ng dalawa, mamaya pag-uwi niya. Kasi lumpiang wrapper pala itong nabili ko. Mali pala yung nakalagay doon. Dapat, hindi lumpiang gulay, lumpiang wrapper. Oh, almost mauubos na. Pero tingnan yung laman niya, kapirat. Lumpiang wrapper nga to. Pero okay na rin. Sa wala. Malutong naman yung wrapper. Nilalanggam ako. Kasi yung mga rambutan na nabili ko, may mga langgam. Ibig sabihin, matamis talaga siya. Ayan, medyo nakalaman na siya kasi paubos na. Mapapansin nyo, itong portion na to, ayan o. Yung puro wrapper yan. Ito lang yung lamang kaperaso o. Okay na rin. Juicy pa ba? 20 lang naman. 3.20. Oh, sabi ko na nga ba eh. Wrapper talaga to eh. Hinagat ko. Oh, wala ng laman. Mas benta sa akin yung tuyo kahit maalat. Tulungan sa tuyo. Tapos kanina pala, pagkatapos kong magsimba, at pagkatapos kong bumili itong mga prutas at almusal na to, dumaan ako sa simbahan, nagsimba lang ako sandali. Hindi na kasi kami nakakasimba. Tapos after ko masumimba, pauwi na sana ako, naglalakad-lakad ako. Kasi yung papalitan ng battery ng relo sa may Bella Mart, sarado pa. Nakakaroon kasi ng cleaning operation sa kalsada, kaya yung dating palagyan na ng battery ng relo sa may tapat ng 7-Eleven. Nawala. Lumipat pala doon sa kabilang side, buti na lang. Kahit may nag-aalok na tricycle, hindi ako sumakay. Kasi, kung nagkataon, hindi ko sana napalagyan ng battery yung relo ko. Kaya lang napalagyan kong amahal naman. Oh guys, paano? Sabi ko hindi ko mauubos, pero kukunti na. So, paano guys? Tatapusin ko na itong vlog ko na ito. Tatapusin ko na rin ang aking pagkain. So, that's it. Thank you for watching. Hindi ko pa nakaka-subscribe. Please like, subscribe, and share.
Comment down below kung nagustuhan mo ba ang video na to. Thank you for watching. Bye! That's my way.